Hello guys, ito papakita ko sa inyo yung sira ng ating Mio. So code 46. Yan natin kung paano babasahin yan. Ayan, nag-on yan. Bilang tayo ha. 1 2 3 4 Yun, mabagal na 4. 1 2 3 4 5 6. So, ibig sabihin, faulty yung ating regulator or may tama yung stator natin. So yun, post ko muna, papakita ko sa iyo, bubuksan ko kung paano natin troubleshoot. Buksan natin tong battery natin. Bago tong bagong palit tong battery natin. Kaya walang problema sa battery. Sure na ako diyan. Dalawang battery natin functional. Wala dito 'yan. Yung battery oh. Tanggalin na lang natin yan. O, sige, babalik natin ulit yan mamaya. Gipos muna. Ayan, tanggalin natin yung battery. Natanggal ko na. Remove lang natin. Makita nyo naman dito, wala naman putol. Ayan. Ito yung fuse. Meron na siyang 15 amps. Okay naman eh. Buo pa ba ito? O, buo pa eh. Ayun siya. Buo pa ito. Pumutok na sana. Ibig sabihin buo pa yung fuse. Napos mo muna. Napos mo muna. So yan, yung napakalinis na ating motor. Yahoo! Hanapin na natin kung may putol. So yun, after kong tinignan, wala naman putol. Kasi madalas dito, ito yung napuputol. At kinakain ng daga. Pero super naman, wala naman putol. So kung pagbabasehan natin yung code 46, malamang yung regulator na yun nandito yung sa harapan. So mamaya palitan natin, bibili lang tayong bago. Ayan, tetesting natin gamit itong jumper kung merong power pa yung stator natin. So teka lang, wait lang, baka sumabog ako. Yan. Dapat mag-spark to ah. Wait lang. Teka, hindi pa nakapokus. Yan, sige. Teka, hindi ko sa'yo ah. Uwag ka, may kurente. Okay. Yun. Nice one. Saba. Ayun, nag-spark. Yun, nag-spark. Yes. Ibig sabihin, buhayin pa natin, stator. So, sure na to. Palitan natin ng regulator. Pag gumana to, legend tayo. Alright. Okay, next ang gagawin natin dito, ilalabasan natin yung regulator at sa tingin ko yun yung sira. Sana pag binili natin, gumana ng maayos yung motor. So yan, papakita ko sa inyo pagbukas na. Yan, tanggalin ko na yung regulator ah, na simulan ko na to. Ito siya. Hindi ko alam yung sukat, bahala na kayo. Oh, yan na. Yan, yung regulator niya. Yes! Tanggalin ko na, kamayin ko na. Okay. Ayan siya. Ayan po yung regulator. And hopefully pag pinayatan natin to, magiging okay ni motor. Pag hindi, paputol natin yung ano, hotdog. Sige, tanggalin ko na. So ito na ang suspect natin sa code 46. So hopefully pag pinayatan natin to, magiging maayos na yung motor. Sige, balikan natin pag na-install na natin. Pili kami ng replacement. Mura lang to, 680. Wala kasi yung original eh, 1,200 yun. Pero testingin na rin. Pag gumana, salamat. Pag... Eh no, sucks to, sucks. Hindi natin kung may silbi ba to. Sasabit ko lang to mga kaibigan. Ah. Natin ah. Putang, hindi kasya. Joke lang. Yun. Dumugtong na mga kaibigan. Post mo muna. Ayun. Ikakabit ko na itong battery. And sana gumana. Kung di gumana, okay lang. Pag gumana itong battery na ito, ayos. Pwede na mag-asawa ng 5. Mga turo mo, mali.
Nalaglag bro, nalaglag. Nalaglag? Oo. Nice one. Oh, next. Dito hindi ko man wonder. Maglakad na. Ang problema pa ako paano ko ito i-andar. Battery operated to uncle. Walang tadyak dito. Matik eh. Gagana to. Masa matik. Na mga repair lang kaya bugs. Sana all skip. Hindi makikita ang dilim. Kiyam na. Ayan, kabit ko na. Bago lang pa sa higpit yan. Okay, testing, testing, one, two, testing. One, testing natin ito mga Inson. Go. So yan. Try mo dun sa may ano, tarapan. So okay, nabit na namin yung regulator. Ayan. Pandarin lang natin saglit para mag-charge yung battery. Sana okay na siya. O, tingnan mo dito. Ito eh. Hindi ko na makikita. Natin ah. Yan. Yan, kabit na siya. Okay, kabit na rin yung regulator. Okay, isa pa. Testing pa natin. Sisipain ko muna to. Natin kung may code. Wala na siyang code. Yay! Di okay na. Tingnan natin ulit. Kargahan mo natin. Sipang bakas. Baka naman di naka-on. Charge mo natin. So nawala na yung code niya, code 46. Sana magdire-diretso to. Diretso na na. Pag hindi, mabuhay na eh. Okay na. Nakahang pa yan yung W. Okay, post mo muna. At ba, nakabit ko na yung replacement na regulator. Gusto ko sana yung 1,200 yung original. Kaya lang, wala eh. Walang available. 2 weeks from now pa daw darating. Kaya ang tagal, di ko na kailangan hintayin yun. So 680 lang naman to compared dun sa original na 1,200. Sana umaba lang yung buhay niya. So ikabit ko na to, tapos itest ko na. Check mo natin ulit kung meron pang code. So yan, nag-on na. So wala na yung code 46 na nakikita natin kanina. Try natin push button. Yan, nakapag-charge na rin yung motor. Ayun, naging successful naman yung pag-repair natin. Yung code 46 dito sa MIU125i. Ting ng MIU125i na merong code 46. Eto na siya, final na siya. Nakabit ko na rin tong aking plate. Dapat hindi nyo nakita, pero wala akong problema dyan. Restrado naman to! Ayun. Huwag na pa yung kanya? Yung start na? Yun, oo, ang kill. Kopa, buka kang hot glue. Ah, ito na! The moment of truth. Tingnan natin ha. Tingnan natin kung may code. Walang code mga kaibigan! Naging successful yung ating installation at troubleshooting. Hello? Uy! Tingnan natin ilaw. Baliktad to eh. Okay. Uy, may ilaw, di ba? Baliktad, di ba? Oh, ito yung high. Ito yung normal. Okay, may ilaw. Ando natin. Uy, ayos, di ba? Uy.
Ayos. Ayos na ayos, mga kaibigan. So yun, code 46. Check na. Babayu.